Magandang gabi, Oriental Mindorong, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamalaw Vision Network. Ako po si Jake Viret. Ito po ang TVNet Newsline. Ika-apat sa buwan ng Oktubre, taong 2021 sa ulo ng ating mga balita. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, lalawigan balik GCQ. Daan-daang bag ng sibuyas at carrots nasa bahat ng BPI-PQS Oriental Mindoro. At siyam na pong mag-aaral sa lalawigan ginawaran ng National Court of Honor for Eagle Scout. At sa detalye ng ating mga balita, 200 family food packs ang ipinamahagi ng Department of Social and Welfare Development, MIMAROPA, sa mga mahihirap na Mindoreño na dumalo ng Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards National Recovery. Pinangunahan na naturang distribusyon ng Oriental Mindoro SWAT Team. Bilang pakakaisa ng Department of Social and Welfare Development Office, MIMAROPA, sa Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards National Recovery, namahagi ang mga ito ng family food packs sa lahat ng dumalong Mindoreño sa nasabing pagpupulong. Sa pamamagitan ng DSWD SWAT Team Oriental Mindoro, nasa 200 family food packs ang naipamahagi sa mga mahihirap na kababayan na nakaisa sa naturang gawain. Naglalaman ang bawat kahon ng canned goods, kape, cereal drinks at bigas. Ang isinagawang caravan ay bahagi ng nationwide simultaneous launch na layuning maghatid ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Gayun din ay mailapit ang iba't ibang serbisyo sa mga mahihirap na mga Mindoreño. Samantala, sa layuning matulungan ng mga kababaihan, isinagawa ang MOA signing para sa Adopt a Family Program at Barangayanihan sa Barangay Bangkuro Nauhan, kung saan ay 100 pamilya ang nabiyayaan. Isinagawa sa Bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang signing of Memorandum of Agreement para sa Adopt a Family Program sa pagitan ni Barangay Captain Benildo Frias bilang kinatawan ng Barangay Bangkuro at Marijo Bondoc, Charter President ng Sir Optimist International Kabayan at siya ring advisor ng Officers Ladies Club PRO MIMAROPA. Layunin na ito ng kasunduan na matulungan ang mga barangay, partikular ang mga kababaihan na kilalanin ang kanilang importansya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang uri ng suporta. Sa pamamagitan rin nito ay mahikayat sila na maging kabahagi sa pagpapaunlad ng komunidad at kabalikat sa pagsusulong ng mga programa at advokasiyang kapaki-pakinabang para sa lahat. Saksi sa nasabing MOA signing ang ilang opisyalis ng PNP sa rehiyon tulad din nila Police Brigadier General Nelson Bondoc, Regional Director PRO MIMAROPA, Police Lieutenant Colonel Roden Folache, Chief of Police Nauhan MPS at CRCADD Chief Police Lieutenant Colonel Imelda Tolentino. Kaalinsabay na naturang gawain ay muling pinangunahan ng Nauhan MPS ang paglulunsad ng barangayanihan alay ni Tay at Nay para pa rin sa mga residente ng Barangay Bangkuro. Dito ay may 100 pamilya ang naging benepisyaryo ng food packs na naglalaman ng bigas at grocery items. Muli ay naiparamdaman nila sa nasabing bayan ang pagmamalasakit sa komunidad na bukod sa pagtitiyak ng kapayapaan ay mayroon ring advokasya sa pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan sa gitna ng nararanasang pandemya. Antabayanan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon,
Gusto ko makapag-aral, pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Idunusad na sa bayan ng Bulalakaw ang Philippine Identification System o National ID System. Ang bawat barangay sa nasabing bayan ay magkakaroon ng isang linggong schedule upang makapagparehistro sa naturang ID. Inilunsad na ng Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro ang Philippine Identification System o National ID System sa bayan ng Bulalakaw. Magsisilbing registration center sa nasabing bayan ang kanilang municipal gymnasium. Pinasinayaan ang naturang programa ni PSA Mimaropa Regional Director Lenny Rio Florido kasama sina Provincial Statistics Officer Efren Armonia, Mayor Ernilio Villas at Municipal Registry Officer Marietta Gado. Ang bawat barangay sa nasabing bayan ay magkakaroon ng isang linggong schedule upang makapagparehistro sa naturang ID. Nagbigay naman ng paalala ang LGU Bulalakaw sa lahat ng magpaparehistro. Anila, ang tanging taga-barangay lamang na naka-schedule ang papapasukin sa registration center. Hindi nila papayagan ang mga magwo-walk-in kung kaya't hintayin na lamang ng mga ito ang itinakdang araw para sa barangay na kanilang kinabibilangan. Samantala, ipinabatid naman ng PSA Oriental Mindoro sa mga nag-online registration para sa PILSIS na dalhin ng mga ito ang kanilang appointment slip at supporting documents sa registration center na napili nilang schedule. Limitado pa lamang anila ang slots para sa online appointment booking sa PILSIS Registration Center sa isang mall sa Calapan at tanging tagalungsod pa lamang ang makakapag-set ng online appointment booking. Bilang pagsunod sa health protocols ng IATF, hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga bata edad 14 pababa at matatanda edad 65 pataas. Abangan ang anunsyo sa karagdagang registration centers na bubuksan para sa online registration sa mga susunod na linggo. Sakusakong sibuyas at kahong-kahong carrots ang kinumpiskaan ng Bureau of Plant Industry Plant Quarantine Service Oriental Mindoro matapos walang maipakita ang dokumento o kukulang permiso ang mga produkto. Nakatakdang ibiyahe sana mga ito patungong Iloilo nang masabat ito sa Rojas Port. Narito ang report. 20.98 metric tons ang sibuyas at carrots ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Plant Industry Plant Quarantine Service na karaang 28 ng Setyembre. Walang kukulang dokumento o kahit ang clearance on domestic transport mula sa tanggapan ng DABPI and PQST Manila. Nakatakda sanang ibiyahe ang mga ito patungo Iloilo nang masabat ito sa Rojas Port
dahil walang maipakitang dokumento ang driver at pahinante ng van. Kinilala naman ang consignee na si Rock Valier Tan mula sa Iloilo. Ayon sa dalawang tauhan, wala silang natangkap na papel maliban sa delivery receipt pabalik sa Iloilo via Port of Dangay, Rojas to Port of Katiklan. Dahil dito, ang mga nabanggit na kalakal ay ipinadala ng mga tauhan ng Plant Quarantine Service Oriental Mindoro at naka-hold sa kanilang tanggapan habang hinihintay nilang makipag-usap sa kanila ng personal ang may-ari nito. Nagpadala rin ng sample sa naturang tanggapan sa BPA Laboratory upang masuri ang nasa bat ng mga produkto. Ayon kay Lorna Cipilio, Supervising Agriculturist, Area Manager ng BPA Plant Quarantine Service Port ng Oriental Mindoro, sila inaatasan ni BPI Director George Calaste na pagtuunan ng pansin ang monitoring for movement of plants, planting materials, and plant products, particular na ang mga smuggled mula sa ibang bansa upang mapangalagaan ang katayuan ng mga magtatanim ng sibuyas at gulay sa bansa. Patuloy naman ang panawagan ng BPI PQS Oriental Mindoro sa mga biyahero na nagluluwas sa mga kalakal na iwasan ang backload ng mga ganitong kargada ng walang kukulang permit mula sa kawanihan ng paghahalaman upang maiwasan ang pagkaantala ng deliveries pabalik sa lalawigan. Samantala, matapos mapasama sa mga lugar na sasailalim sa General Community Quarantine na ipinalabas ng IATF, naglabas si Governor Yumerlito Dolor ng bagong executive order upang gabay aniya ng mga Mindoreño habang nasa ilalim ng GCQ mula October 1 hanggang October 31st. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19, kabilang ang Oriental Mindoro sa mga probinsyang isinasa ilalim ngayon ng IATF sa General Community Quarantine mula 1 ng Oktubre. Agad naman naglabas ng panuntunan si Governor Yumerlito Dolor na nakapaloob sa kanyang ibinabang Executive Order No. 46. Ang bagong kautusan ay halos walang pinakaiba sa mga naunang executive orders maliban na lamang sa ilang probisyon na naghihigpit sa bilang ng mga taong maaaring magtipon. Sa pagpasok sa lalawigan, nananatiling rekisito ang RT-PCR test na ini-issue sa loob ng 24 oras o di kaya ay ang original vaccination card para sa mga fully vaccinated individuals. Kailangan pa rin ang approved S-Pass. Pinapayagan rin na makalabas at makabalik sa lalawigan sa loob ng 24 oras na hindi na mangangailangan ng RT-PCR test o vaccination card ang mga essential travelers kabilang na ang may kaugnayan sa medical na aspeto, mga government employees sa may travel order, mga abogado na may nakatakdang hearing, businessmen, first degree relative ng yumaong kapamilya, at maging ang mga nakatakdang magpabakuna sa mga vaccination center na nasa labas ng lalawigan. Sa sitwasyong ito, kailangan pa rin ang approved S-Pass. Para sa food establishments, para sa dine-in sa loob ng air-conditioned restaurant, pinapayagan hanggang 30% lamang ng seating capacity, samantalang para sa dine-in al fresco o yung open-air restaurants, hanggang 50% seating capacity. Hanggang 30% capacity lamang ng lugar ang pinahihintulutan para sa mga nabibilang sa personal care services, kabilang na dito ang mga beauty parlors, barbershops at iba pa. Ang religious gatherings, 30% capacity na rin lamang. Ang curfew ay patuloy na ipinatutupad sa pamamahala ng bawat LGUs, habang ang mga kabataan na may edad 16 pababa at mga matatanda na 66 na taong gulang pataas ay hindi pa rin pinapayagang gumala, maliban na lamang sa mga esensyal na pangangailangan tulad ng pagbili ng pagkain, atensyong medikal, at pagtungo sa trabaho. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Just right here at home. Oh, 'cause
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Huli ang 136 anyos sa lalaki na residente ng Barangay Pambisang Bacoor ng pinagsanib ng pwersa ng Calapan City Police Drug Enforcement Team, Regional Police Drug Enforcement Unit at PDEA or MIN sa sityo ubas ng barangay Mahal na Pangalan sa lungsod ng Calapan dahil sa pagbebenta umano na pinagbabawal ng droga. Sa inisyal na ulat ng Calapan City Police, isinagawa ang drug bypass operation sa naturang lugar kung saan ay inaresto ang lalaki matapos mabentahan ang isang nagpanggap na buyer ng isang transparent sachet ng pinaghihinalaang shabu. Bukod sa nabiling item, ay nakuhanan pa ito ng tatlo pang sachet sa naglalaman ng mali shabu, Android cellphone at ang marked money na 500 pesos. Dati na nahuli ang suspect sa lugar na ito sa Baco ilang taon na nakararaan at nakalaya lamang sa pamamagitan ng plea bargaining. Kasalukuyan nakakulong sa himpilan ng Calapan City Police ang suspect habang inihahanda reklamo paglabag sa Section 5 and 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, 90 mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ang ginawaran ng National Court of Honor for Eagle Scout. Ito ang pinakamataas na karangalan na ipinagkaloob sa mga senior scout ng Boy Scouts of the Philippines o PSP. Matapos ng masusing pagsusuri ng konseho, 90 mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ang ginawaran ng National Court of Honor for Eagle Scout na isinagawa sa Oriental Mindoro National High School lungsod ng Calapan. Pinangunahan ni Governor Yumerguito Bonsdolor ang pagbibigay ng pagkilala sa mga bagong Eagle Scout ng lalawigan. Laman ng mensahe ng gobernador ang paghihikayat sa mga ito na isabuhay ang katangian ng isang agila na pambansang sagisag na sumisimbolo sa kadakilaan. Makikita naman sa mga mukha ng mag-aaral ang kasiyahan at lubos na pasasalamat sa parangal na natanggap ng mga ito. Ipinangako ng mga ito na pag-iibayuhin pa nila ang pagiging masigasig sa scouting movement at tiniyak rin ng mga ito ang pagiging mabuting halimbawa sa kanilang kapwa kabataan. Samantala, ang Eagle Scout ang pinakamataas na ranggo na ipinagkakaloob sa mga Senior Scout ng Boy Scouts of the Philippines o BSP. At upang mabigyan ng naturang award, kinakailangan na ang isang scout ay nagpaplano at gumagawa ng community service project at mayroong 23 merit badges. Maaari nyo lang kaming mapanood sa YouTube. Itayap lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong mulay sawang pagsubaybay.